Magandang umaga po sa inyong lahat, no? Nandito na naman po tayo sa The Uncensored Spokes. At pag-usapan po natin yung napakainit na balita na binasura na po ng COMELEC, ang First Division ng COMELEC, ang disqualification case ni Apo Bongbong para sa kanyang kandidatura para sa presidente. Now, ang hinain po labang kay Apo Bongbong ay petition to cancel, no, yung kanyang certificate of candidacy on the ground na merong material misrepresentation sa kanyang pagsampa dahil di umano ang tanong meron ka bang conviction, no, at ang sinagot ni Apo Bongbong ay wala, at saka ang sabi nila meron ding disqualification on the basis of conviction of a crime involving moral turpitude. Now, ang pinag-uusapan po dito doon sa material representation nagsinungaling ba na material, hindi lang lahat ng mga misrepresentation ay pwedeng maging material representation. Dapat yung seryoso na nakakaapekto sa kanyang kandidatura. At pangalawa, yung crime na kung saan siya ay na-convict ay merong tinatawag na moral turpitude. Ano ba ibig sabihin ng moral turpitude? Talaga yung kasuklam-suklam na krimen. Kaya nga moral turpitude. Merong question sa kanyang integridad, sa kanyang moralidad. Ano ba yung mga kasong ganyan, no? Siyempre, yung mga rape, yung mga graft and corruption, no? So ang tanong, yung non-filing ba of tax return, bagamat siya po ay na-convict, ay ito ba ho ay involving moral turpitude. So, unahin natin isa-isa. Yung una ay nagkaroon ba ng material representation. Ang tanong, ikaw ba ay na-convict na sa isang krimen na merong moral turpitude? Ang sagot ay hindi. At ang sabi ng First Division, tama naman ang sagot niya. Dahil unang-una yung batas na nagpapataw ng parusa sa hindi pagsasubmite ng kanyang income tax return ay hindi po pwede bigyan ng retroactive effect. Ang sabi ng hukuman, bagamat ito isang presidential decree, hindi naman siya na-publish kaagad. At meron kasing ruling na Tanyada versus Tovera na kapag hindi na-publish yan, walang epekto. So ang sabi ng COMELEC, hindi po pwedeng bigyan niya ng retroactive effect. Hindi po pwede na yung panahon na bago pa siya naging epektibo, mako-cover na noong PD na yan. At kaya ang sabi ng COMELEC, unang-una ay walang material representation kasi yung requirement na pagsusumite ng income tax return at yung nagpapataw ng parusa sa hindi pagsusumite ay hindi epektibo dun sa mga taon kung saan na-convict naman itong si Apo Bongbong, no? Ang pangalawa, yung conviction ba na hindi pagsusumite ng tax return, ito ba yung moral turpitude? Sa akin, kung meron naman po akong pinablish sa aking column, no? Ang aking paninindigan sa mulat-mula, hindi po yan moral turpitude. Kasi, unang-una, dapat nga kasuklam-suklam yung kaso. Ito, para bagang ang naging parusa ay fine. Ano ba yung mga krimen na ang parusa ay fine? Traffic violation. So, paano naman magkakaroon ng moral turpitude ang isang krimen na ang parusa ay fine lamang? So, sinulat ko na po yan sa column ko, sa Tribune, no? At sinabi ko na hindi ko nakikita na ito ay a crime involving moral turpitude, no? Dahil ang parusa naman ay fine. Now, kung ang parusa ay pagkakakulong, kapag mahaba yung pagkakakulong at seryoso yung conviction, automatic na merong moral turpitude. Or, meron ding mga krimen na specified talaga na yung perpetual disqualification from public office ay magiging kabahagi ng parusa. Ito yung tinatawag na accessory penalty. Wala namang ganong accessory penalty. At saka yung krimen nga ay hindi man lang nagpataw ng pagkakakulong miski isang araw, bagamat siya ay napatunayang nagkasala. So, yan po yung dalawang basihan kung bakit nabasura po ng COMELEC. Do I agree with it? 100%. Kasi yan naman po yung sinulat ko na sa akin column, no, na hindi ko nakikita na merong moral turpitude sa kanyang conviction. Bagamat aaminin ko, hindi ko nakita yung argumento na hindi po pwedeng bigyan ng retroactive application yung presidential decree, no, na nagre-require na pag-submit niya, no. Anyway, hindi ko pa talaga nababasa yung kabuuan ng desisyon base lamang sa mga reports na nabasa ko, no?
At hindi ko nga maintindihan bakit hindi pa nakapublish as of now, no? Bagamat kahapon lang naman na promulgate yan. Ang tanong, anong mangyayari dun sa DQ cases naman ang pending dun sa kabila pang division ng COMELEC, no? Well, isipin na lang po natin, iisang COMELEC lang yan. At titingnan po natin kung iisang COMELEC, dalawang divisions, eh magkasulungat ang tingin nila. Kasi ang pagkakaalam ko, halos pareho naman ang issue dyan sa disqualification cases na yan, no? So, ganun din ang issue, no? Kung meron bang moral turpitude doon sa conviction. Pero syempre, meron ng, kumbaga, moral value itong unang pagdi-dismiss, no? At bagamat ang sabi ng mga petitioners ay sila ay mag-aapila pa, mag-move for reconsideration muna sa COMELEC at pwede pa sila mag-move for appeal, no? Doon sa Supreme Court, eh napakahirap ng mabago at least itong desisyon na nailabas ng COMELEC dahil unanimous siya, no? Buti sana kung split decision siya. At saka it's an issue of law naman. So madali naman ma-resolve po yan kung meron nga bang moral turpitude dun sa kanyang conviction at kung meron bang material misrepresentation dun sa hindi pagkakadeklara na siya ay nagkasala umano dun sa hindi pag-file ng tax returns. So congratulations kay Apo Bongbong at congratulations sa lahat ng mga supporters ni Apo Bongbong. Pero ang sabi ko nga, no, bakit ba kasi maraming tao na gustong mag-disqualify sa isang kandidato on the basis of technicalities? Sa demokrasya, dapat papiliin natin ang taong bayan. Hindi dapat dinadaan sa DQ, hindi dapat dinadaan sa technicalities. Hindi naman itong parang basketball o soccer na pwede kang manalo on the basis of a technicality, no? Ito po yung demokrasya. Hayaan natin pumili ang taong bayan. Bigyan natin sila ng hanggat maaari, pinakamaraming choices nang meron po silang pinagpipilian. At alam na naman ng tao na na-convict siya for non-filing of tax returns. E di sige, kung ang tao ay maghuhusga na iboboto pa rin siya, hayaan natin ang taong bayan. Kaya nga pong eleksyon, ang tawag dyan, it's a political question. It is a question that can only be resolved by the people acting in their capacity as sovereign. Lahat po ng kapangyarihan ng gobyerno ay nanggagaling po sa taong bayan at yung issue na kung sinong gusto nilang maglingkod ay po pwede lamang sagutin ng taong bayan, hindi po ng COMELEC, hindi po ng hudikatura. Kaya nga po, ang hudikatura, nag-iingat po, no? Kaya po, miski a-appeal pa ito sa Korte Suprema, naghihimasok sa mga bagay-bagay na tanging taong bayan po ang dapat magbigay ng kasagutan. Let the people decide. Huwag po nating daanin sa technicality, lalong-lalo na kung alam ng lahat na ang kumakataong bayan ay nagkamali sa pagpili sa kanilang presidente. Kung magiging presidente nga si Apo Marcos at sinasabi ng mga kalaban niya na ito isang malaking pagkakamali, hayaan natin dahil desisyon ng taong bayan yan. Walang kahit sino na dapat maghimasok sa desisyon ng taong bayan. At in any case, lahat na naman ng putik na ibato na nila eh. Pero bagamat lahat ng putik ay nabato na, eh 60% ngayon ng taong bayan ay boboto pa rin kay Apo Bongbong. Wala na po tayong magagawa. Sabi nga po nila, the voice of the people is the voice of God. Huwag na tayong mag-Diyos-Diyosan bilang mga kritiko, no? Tanggapin natin ang boses ng Panginoon expressed through the will of the people. Ituloy ang eleksyon, ituloy ang pagtakbo ni Apo Bongbong, batuhin ang batuhin kung gusto nyo, pero maghuhusga ang taong bayan. Ang sinasabi ko lang, huwag nating ipagkait sa taong bayan yung pagkakataon na sila mismo ang pipili ng kanilang mga opisyales. So, anong prediction ko? Well, kung ngayon po ay 60% na meron pang nakabinbin na issue sa disqualification, eh siguro po ngayon, lalo pang tataas si Apo Bongbong sa kanyang survey, no? At sana nga po, eleksyon na nang tapos na itong ating pag-aantay, no? At huwag naman natin kakalimutan, ha? Bagamat nawala ng tinik si Apo Bongbong, although meron pa nga yung appeal sa Supreme Court, pero tingin ko naman, eh walang nagiging epekto yung pending DQ laban kay Apo Bongbong, gaya ng nangyari kay Grace Poe. Bakit? Anong pagkakaiba ni Grace Poe at ni Apo Bongbong? Si Grace Poe, ang issue, ikaw ba ay natural born? Eh yan ay minimum qualification pagtakbo ng Pilipina, ng Philippine President, no? Ng posisyon ng Presidente. Dapat ikaw ay natural born Filipino. So syempre mga tao nagdududa kung iboboto si
grace po ng mga panahon na yon, dahil tanging mga Pilipino lang naman talaga ang dapat manungkulan bilang presidente ng bansa, no? So sa akin, yung duda sa isipan ng taong bayan na dahilan na tingin ko kaya bumaba ng bumaba sa rating si Grace po nung siya ay tumakbong presidente, bagamat nanguna siya, no, nung simula ng kampanya, ay dahil merong isang basic qualification. Pilipino ka ba? And later on, bagamat na-resolve na yan, hindi na wala sa isip ng tao kung Pilipino nga siya. Kasi nga po, ang pagiging Pilipino, hindi naman yan limitado sa desisyon ng mga mahistrado. Yan po ay kinakailangan masunod yung nakasulat sa ating batas, at kinakailangan mapruebahan mo na ang iyong nanay ay Pilipino bago ka magsabi na ikaw ay Pilipino. So ibig sabihin, bagamat nagkaroon ng desisyon, hindi na wala pa rin yung pagkakaduda ng mga tao. Kasi nga, iniisip nila, minimum requirement, kung gusto mo maging presidente, dapat Pilipino ka, no? Ito naman kay Apo Bongbong, walang issue. Hindi siya nag-file. Okay? Na-convict siya. Na-penalize siya. Pero walang kaduda-duda, Pilipino siya. At po pwede talaga siyang tumakbo. Now, alam niyo po, ang aking prediction din, ngayong tanggalan ng isang tinik, although meron pang mga tinik yan kasi may mga apila pa, lalo rin lalakas po ang kandidatura ni Inday Sara. Bakit po? Kasi dati na naman yung issue na yan, yung DQ na yan. Pero bagamat nandyan na yung issue ng DQ na yan, pinili pa rin ni Inday Sara yung si Apo Bongbong bilang maging running mate niya. So aking paninindigan, lalakas din si Inday Sara para vice-presidente, kasi nga nagtiwala naman ang marami nating kababayan gaya ko sa kanyang piniling maging presidente. Huwag natin kakalimutan na talaga namang kaya gusto mismo ni Presidente Duterte na tumakbo si Inday Sara dahil nanguna ng minsan sa surveys Inday Sara. Pero sabi naman ni Inday Sara, I will meet the people halfway dahil ayaw na nga niyang tumakbo, no? At ang sabi nga niya, because of the popular clamor na siya ay tumakbo, I met them halfway. Siya ay tumakbo bilang Vice President. At ipinili naman niya si Apo Bongbong dahil sa kanyang paniniwala, siya yung pinaka-angkop sa posisyon ng presidente. Dahil siya yung pinakamahabang karanasan bilang isang gobernador ng Ilocos Norte nga. No? At sa paningin ng ating Inday Sara, yung posisyon na ehekutibo na isang lokal na pamahalaan, ang pinaka-importanting karanasan para maging matagumpay na presidente.